Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga overseas Filipino workers at mga non-OFWs na nanonood sa atin saan mang panig ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So tama po ang nakita ninyo sa thumbnail mga kaibigan, isa pong kababayan nating non-OFW na nanggaling po sa Spain ang nagkaroon po ng libreng quarantine facility mula po sa OWA. So disclaimer lamang po, baka naman sabihin po ninyo na hindi na naman ako nag-research. So ang totoo po niyan ay nakausap ko po yung ating kababayan, nag-message po kami sa YouTube, ilalagay po natin sa inyong mga screens para po proof ano, na meron tayong conversation with Senyor Rita Arcedi, okay? Para klaro lamang po sa atin, gusto natin maging transparent dito sa ating YouTube channel. Ayaw nating magbigay ng mga false information na nakakapaghatid ng confusion sa mga manonood natin, okay? So umpisahan po natin ang kwento ni Senyorita RCD kung paano po siya nagkaroon ng libreng quarantine facility courtesy of OWA. So nanggaling po siya sa Spain. So tinanong ko po siya, paano po siya nakapag-check-in? Eh yung ibang mga airports po ay nahanapan po ng confirmed booking ng hotel dito sa Pilipinas, especially po ang mga non-OFWs at mga foreigners, bago sila payagang mag-check-in. So ang sabi po niya sa akin, sinabi ko lang, sir, na wala akong booking, okay lang naman siya. Kaya nga, malaki talaga ang naitulong na libre ang hotel at food. So, ibig sabihin, hindi masyadong stricto yung airport na pinagalingan niya sa Spain, ano po? Kasi nga pinalusot po siya na walang confirmed booking. Now, pagdating po niya dito sa Pilipinas, ang ginawa po ni Madam Senyorita RCD ay pumila po siya sa lane ng mga OFW, okay? Sa lahat po ng mga returning overseas Filipinos, ito po ang gagawin ninyo pagdating po ninyo ng Pilipinas. Magkakaroon po ng segregation yung OFW sa non-OFW at sa mga seafarers. So yung mga OFWs po, pupunta po sa desk ng OWA. Yung mga non-OFWs, pupunta po sa desk ng Department of Tourism. At merong pong special desk din para sa mga seafarers. Now, pagpila po ni Madam doon, in-interview po siya. So, for the information of everybody, meron pong konting interview para po ma-confirm na kayo po ay isang overseas Filipino worker. So at the end of the interview, si Madam Senyorita RCD hindi po siya nakapag-provide ng pruweba na siya po ay isang overseas Filipino worker. Pero hindi po naging hadlang yon para mabigyan po siya ng libreng quarantine facility. So ang binayaran lang daw po niya ayon sa kanya ay ang swab test na 4,000 pesos at ang pamasahe sa taxi papunta sa kanyang quarantine facility. At syempre hindi siya libre sa pamasahe papunta ng kanyang probinsya. Naalala niyo po ba yung last kong vlog tungkol doon sa OFW na nagbayad ng swab test? So kinontak ko yung isa doon sa mga OFWs na yun na nagsabi na pinagbayad sila ng OWA ng swab test. Confirmed nga po na isa po siyang OFW dahil sinend niya po sa akin yung kanyang visa, ano po. So this is a different case kasi ito, isang non-OFW at pwede palang pagbigyan ng OWA no, na magkaroon ng libreng quarantine facility ang isang non-OFW. Pero hindi po natin sinasabi na kung nangyari kay kabayan galing ng Spain ay mangyayari din sa inyo kasi depende po yun sa mga airports na inyong panggagalingan kung talagang stricto ang airports na panggagalingan po ninyo at kailangan nilang makakita ng confirmed booking ng hotel at least 7 nights or 6 nights dito sa Pilipinas, abay hindi talaga kayo papapasukin. So yun po yung sinasabi ng OWA na pupwede namang tumulong sa mga non-OFW na walang-wala talaga. So can you imagine na libre na si kabayan sa hotel, na libre pa siya sa pagkain, 3 times a day yun. So ilang araw siya magsistay sa hotel? 6-7 days? So malaking tulong po talaga. Pero hindi po natin ini-encourage na gawin din po ninyo yon na makipagsapalaran, ano? Kasi ganito nga po kasi ang mangyayari. Kung sasabihin ninyong makikipagsapalaran ako, pupunta ako doon sa airport na wala akong confirmed booking, eh papaano pag hindi kayo pinayagan? Eh iyang araw na yan yung flight ninyo.
So I would suggest siguro na i-check po muna ninyo kung ano yung sistema doon sa airport. Pero hindi ko po kayo in-encourage na gawin po ninyo yon dahil ang protocol po talaga sa mga non-OFWs ay kailangan merong confirmed booking for 7 nights sa isang DOH-accredited na hotel dito sa Pilipinas. Okay, inuulit ko po, hindi ko po in-encourage ang mga non-OFW na gawin po ito, makipagsapalaran, pumunta ng airport na walang confirmed booking. So ayokong ako po ang sisihin ninyo, okay? Ang sinasabi ko lang po dito, nangyari po ito sa isa nating kababayan, pupwede din pong mangyari sa inyo. Pero hindi po natin ina-advise yan, pero maganda pa rin po yung alam ninyo na tumutulong din ang OWA. Can you imagine guys, kung halimbawa dumating si kabayan doon at nagmatigas ang isang OWA officer na bigyan siya ng libreng quarantine hotel? Can you imagine kung ano yung stress na dadanasin ni kabayan na galing ng Spain, hindi po ba? So talagang may malasakit po ang gobyerno, hindi lamang po sa mga OFWs, kundi pati na rin po sa mga non-OFWs. Okay, so sana klaro na po yun. So ngayon po, gusto ko lang po sagutin itong tanong ng isa nating kababayan na senior citizen, ano? Kung meron daw po bang mag-a-assist sa kanila sa airport. Meron po actually mag-a-assist sa inyo, ma'am, pagdating po ninyo sa airport. Hindi po ninyo kailangan problemahin yon. But I would suggest, kailangan pong sabihan po ninyo in advance yung inyong airline na kailangan po ninyo ng assistance dahil kayo po ay senior citizen na. So, ang gagawin po nila, syempre from the airport, bibigyan kayo ng assistance at pagdating din po ninyo sa Pilipinas, ino-notify nila yung mga dapat i-notify sa airport sa Pilipinas para pagdating po ninyo kung kailangan nyo halimbawa ng wheelchair or kung anumang assistance ay ma-assist po kaagad kayo pagdating po ninyo ng Pilipinas. Now, ngayon tinatanong po ninyo kung pupwede po bang iklian ang aking quarantine days dahil ako ay isang senior citizen at hindi ko alam kung makakatagal ako sa kwarto ng at least 6 or 7 nights. Well, sa tingin ko po ay hindi po kayo mapagbibigyan dahil ang sinusunod po nila dito ay isang executive order po galing sa IATF. So kung iiklian po nila yung quarantine days ninyo, dapat gawin din po nila sa ibang mga naka-quarantine doon para fair. So I guess that answers your question, ma'am, na hindi po talaga maiiksian yung quarantine days. Hindi lang naman yung mga senior citizen natin ang nagre-reklamo na kung po pwedeng iksian. Marami din tayong mga umuuwing OFW or non-OFW na gustong iksian nga po yung quarantine days. Pero sa tingin ko po ay hindi kayong mapagbibigyan doon dahil as I've said, isang executive order po ito, isang batas po ang ipinapatupad, especially po ng OWA. At sumusunod lang din po doon yung mga hotels po na pinagka-quarantinan po ninyo. So there you have it mga kaibigan, sana po ay nakatulong ang video na ito. Pero uulitin ko po ulit, hindi ko po ini-encourage yung mga non-OFWs na pumunta sa airport na walang confirmed booking, okay? Don't play it by chance, kasi kayo din po ang mahihirapan. So, it's always advised to follow safety protocols, although sinabi naman po ng gobyerno na yung mga non-OFWs na walang-wala talaga ay pwede nilang tulungan na magkaroon ng quarantine facility. Pero yung swab test, kailangan kayo na po ang magbayad, yung pamasahe po ninyo papunta sa inyong mga probinsya, pamasahe papunta sa quarantine facility kagaya ng taxi fare, kayo din po ang sasagot noon. So malinaw po yon na wala pong issue ang gobyerno na tumulong sa mga non-OFWs na walang-wala talaga. Okay, kung meron pa po kayong ibang katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section. Susubukan po nating sagutin yon. At huwag po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-hit po ninyo ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!